My Old Billionaire Husband, Chapter 7, Honeymoon in Japan, Part 1, Her Revenge. Nagising akong tumutulo pa ang laway ko. Gosh, nakakaya. At magkayakap kami ni Zach. What is happening in here? Agad ko siyang itinulak. Pero ang tigas ng mga muscles, girl. Ang bigat pa ng pangit na to. Nasobrahan ata kami sa tong itat alak, pero never naman siya natalo. Feeling lasing ang pangit ah. Hey, move aside. Gising ko sa kanya. At ayaw talaga magising. Akala ko ba maaga ang flight? Walang hiyang lalaking to. Ano ba? Gising. Pangit hoy. At dahil ayaw gumising, ay pingutin natin ang ilong. Tingnan ko lang. What the hell? Sigaw nito. Success! Nasa hotel ka pa, wala pa sa impyerno. And please move aside. Nakaningkis talaga yung manyak mong kamay sa katawan ko. Nakairap kong sagot. And at last, binitiwan niya na ako. At biglang tumawa ng malakas. Bakit parang mas lasing ka pa kesa sa akin? Mainis kong tanong. Your face! Then he laughed again. Ho ho ho. OMG! Oo nga pala. Ang daming drawing ng mukha ko. Buisit ka talang pangit ka. Agad akong tumakbo sa banyo at natawa na lang din sa aking hitsura. Ginawa akong panda ni Zach na may bigote. Naligon lang ako para ready na lumipad papuntang Japan. Habang nag-aayos ng aking sarili, ay biglang tumunog ang aking cellphone. Si Baby Ron! Patakbo ko itong dinampot. Alexis, medyo seryoso ang boses niya. Yes, bebe. Miss na kita. Naglalambing ang boses ko dahil na-miss ko talaga siya. I miss you too. Can we meet today? Tanong nito. Naku, paano yan? Tumingin ako kay Zach pero nagkibit balikat lang ito. Ano kasi, bebe? Hindi pa pwede as of now? Pabitin kong sagot. Napabuntong hininga si Ron. At bakit? Where are you? He asked. Nandito pa rin sa hotel at maya-maya lang ay lilipad kami papuntang Japan, paliwanag ko. What? Bakit? Ano ang gagawin niyo sa Japan? Naku, sumigaw ba naman ito? Sakit ng eardrum ko. Bebe, can you please calm down muna? At least, don't shout. Ang sakit sa eardrum eh. Nagmamaktol kong sagot. Okay. What will you be doing in Japan? Manumanay na ang boses nito. Honeymoon vacation da, bebe, for 7 days. Nagdadalawang isip kong sagot. Is he crazy? Naku, galit ulit si bebe. Eh bebe, hindi muna tayo pwede magkita ah. Wait for me, okay? Nalulungkot kong sabi. No, I want to see you now. Before your flight in Japan. Galit na sigaw nito. Zach, pwede ba? Nagmamakaawa kong tanong. I'm sorry, bebe. Hindi pwede. Maraming reporters that is secretly spying on us. Sagot nito. Buisit na pangit. Eh, wala namang reporters. Sabihin mo, kontrabida ka lang. Naiinis na sagot ko. Alexis, calm down. I am still at the lobby. Mahinang sabi ni Ron. Si Bebe, hindi umuwi. Medyo nag-guilty ako. Masaya akong nakikipaglaro kay pangit. Habang si Bebe ay naghihintay pa rin pala sa akin sa labas. Bebe, umuwi ka na ha? Kumain ka na ba? Worried kong tanong. I'm fine. I just wanted to see you. That's all. Bakit ba ang tigas ng matandang yan? Galit na tanong nito. Ewan ko, buisit na pangit eh. Biglang na off ang tawag. Lobat! Bad shot naman eh. Hindi pa kami tapos mag-usap ni Bebe. Zach, I need to see him. Nalobat ang cellphone ko. Muli akong nagmakaawa, pero ayaw talaga niya. We should go. It's time for our flight. Dead ma ang visit. No, I need to see him first. Maldita lang ang lola niyo. Agad kong binuksan ang pintuan at bumungad sa aking harapan ang mga bodyguards niya. Padabog akong bumalik sa loob at hindi na nagsalita.
Useless lang ang laway at boses ko sa matigas na taong tulad niya. Hanggat nakaalis kami ay hindi ko nakita si Ron. Pero nakapag-text ako nang ma-charge ko na ang aking cellphone. Pero walang reply. Nagtampo na ng tuluyan si Bebe. And now, I am with Zach Pangit. Papunta na kami ng Japan. Akala niya the war is over? Humanda ka. I will never let you sleep. Wahahaha. At naiisip na ako kung anong klaseng revenge ang gagawin kay Pangit. Our plane finally landed and we live in a beautiful Japanese-style mansion. Hindi na ako magtatanong pa dahil obvious naman that it's their vacation house. My concern for now is my revenge for him. Humanda ka, Pangit. It's dinner time. Ang lola nyo, magsisimula na ang revenge. Hihihihi. Zach, ang pangit ng lasa. Palitan ang mga foods ko. With matching sigaw pa yan para mukhang real. Please kindly change this food, thanks. Utos niya sa Japanese maid. Aba, ang bait ni Pangit. And it's sleeping time. At syempre, we sleep at the same bed. Hindi ko talaga siya papatulugin. I get my mini speaker and connected this on my cell phone. I choose a rock song. Let's sing, baby! At nagsimula na akong kumanta. Nilakihan ko talaga ang boses ko. Tumalon at sumayaw pa ako. At si Zach, nakatalikod sa akin at hindi gumagalaw. Don't tell me nakatulog siya sa ingay ko. I turn him around and saw an AirPod on his ears. Walang yang pangit. Naisahan na naman ako. Grrr. Medyo napagod ako ah. Grabe ang pagkanta ko at pagsayaw. Tapos tutulugan lang ako ni Pangit. Maloloka na ang beauty ko. Ang hirap naman i-revenge ang pangit na to. But better luck next time. Hihihi. We still have lots of time together. At wala akong ibang gagawin kundi ang visiting siya. Kinabukasan, we went at the party. It's a pool party. At nakamaskara na naman siya. Wondering kung anong revenge na naman ang gagawin ko. He is busy socializing those people na hindi ko naman kilala. At may nakita akong pangit na sosyalera. She's not a Japanese, but a Filipino like us. Sakto. Maganda naman kapag nakatalikod, huwag lamang haharap. Dali-dali ko siya nilapitan at binigyan ng latest tweet. And whisper in her na pinapapabigay ng lalaking may gusto sa kanya. Then, itinuro ko si Zach at ang pangit na babae ay napakasaya. Agad nitong nilapitan si Zach na busy sa pakikipagsosyalan. Hey, lover boy! Thanks for this drink! Pa-cute na sabi nito. Pero si Zach, bato lang. He just looked at her as if she didn't see that there's a human being beside him. That's my girl. Go! Kulitin mo pa! Ang saya ko lang habang pinagmamasdan sila. Can't you hear me, babe? Thanks for this drink! At plano niyang tanggalin ang maskara ni Zach. But his reflexes is very quick. Agad na itulak ni Zach ang pangit na girl. At diretso itong naligo sa pool. Pushet! Galit na sigaw nito. Pero si Zach ay dead malang sa kanya. Hi, mission failed. Pero parang success dahil muntik na si Zach. At ako ay nakarma lang ng may lasing na Japanese na lumapit sa akin. He's giving me his drink na galing sa ininom na niya. Ew! Kadiri kang matanda ka. Mas okay na si Zach na matanda, gwapo naman. Eto, mukhang ewan.
Come on, girl. Have a sip on my wine. Nakangiting sabi nito. Hindi ko siya pinansin. Pero ang kulit lang. Iiwan ko na sana na biglang hawakan ito ang aking braso. Isang napakalaking iyo. Let me go. Sumigaw ako at si Zack ay napalingon. Iniwan niya agad ang mga kausap, then immediately walked towards us. Let go of my wife. Seryoso siya at ang powerful ng dating. He is my knight in shining armor the second time around. Hoy Alexis, pakisara ang bibig mo, baka mapasukan ng langaw. Ayan ka na naman, brain. Tumahimik ka na lang eh. Pero ayaw bumitaw ng matandang pangit. Ang sakit na kaya ng brain ko. At hindi naman ito nakaligtas mga mata ni Zack. He forcefully threw away his hand at inihagis sa pool. Buti nga sa'yo. At malas si pangit, girl. Dahil papunta si matandang manyak sa kanya. At ayun, nag-dive na. Epic scene! What's funny? Seryosong tanong ni Zack. Naku po. Bugluting Zack ang harap ko ngayon. Nothing. Thank you nga pala. Pasalamat ko. It's my responsibility to take care of you. As my wife, and we need to take care of your body too. Soon, you will give me an ear. English yun te. Manyak talaga. Ear mong mukha mo. Inirapan ko lang siya at hindi sumagot. Akala ko pa naman legit na ang sensitivity ng pangit. Scam pala. Let's treat your bruises. Maya-maya ay sabi nito. Don't bother, it's just a scratch. I'm fine. Bahala na, pero kanina pa ako nangangati at nanidiri eh, buwisit. You're not okay at all. Let's go. At hinila niya na ako. Nagpaubayan na lang ang beauty ko, napagod sa revenge na palpak. Pero no surrender ang beauty ko. Failed man ngayon, malay natin bukas mag-success na. Kaya Zack pangit, be ready. And that's all for our chapter 7. Thank you for listening. Please stay tuned on chapter 8. Have a nice day to all.